Pinakita ng teacher na ito sa mga estudyante yung isang garapon na hindi natatapon yung tubig sa loob kahit at tinanggal niya yung takip nito at binaliktad. Sinasabing dahil sa tinatawag na water surface tension at air pressure kaya hindi natatapon yung tubig nito sa loob. Pero nung tinagilid niya yung garapon na ito ay sakalang natapon yung laman nito. Naglagay din yung lalaking ito ng isang sulfur hexafluoride sa isang transparent talalagyan para i-demonstrate yung kakaibang eksperimento. Sinasabing nung nilagay nila yung foil na ito dito, ibigla itong lumutang na parang barko sa isang tubig. At nang sinubukan naman ng babaeng ito na salukin yung loob ng lalagyan at ilagay sa taas ng foil, ay makikita mong unti-unting lumulubog yung foil kahit parang wala namang isinasalin dito. Sinasabing yung sulfur hexafluoride ay invisible sa mata ng mga tao dahil isa itong uri ng gas na mas magaan pa sa hangin na umaakto na parang isang tubig kapag inilagay mo sa isang lalagyanan. Dinemonstrate din ng teacher na ito kung ano yung ibig sabihin ng conservation ng mechanical energy sa pamamagitan ng wrecking ball. Sinasabing kapag inuhulog mo kasi yung object sa isang certain height, ay hindi ito lalagpas kung saan ito sinimulang ihulog. Depende na lang kung dadagdagan mo ito ng initial speed sa pamamagitan ng pagtulak. At makikita mo nga dito na hindi tumama yung napakabigat na wrecking ball na ito sa mukha ng teacher. Ganito naman ipinresent ng professor na ito kung paano nag-work yung gravity sa outer space. Sa pamamagitan ng spandex sa tela at mga bola, ay makikita mo sa demonstration na ito na yung outer space ay parang isang malawak na tela na nabibend o lumulubog dahil nga sa bigat ng isang planeta o bituin. Sinasabing parang ganito yung dahilan kung paano nakakaikot sa araw yung mga planeta sa solar system natin. Nakalubog o nakabend yung space sa gitna ng ating solar system dahil nga dito nakapwesto yung napakabigat nating araw. Ito naman yung isang middle school teacher na kabisado lahat ng handshake ng bawat estudyante niya. Marami mga tao yung natuwa sa video ito dahil nga napaka-wholesome nito. Nakuhaan din ng CCTV camera yung nagpapakita ng pagdisarma ng teacher na ito sa isang estudyante na merong hawak na shotgun. Makikita mo din dito na niyakap ng teacher na ito yung estudyante dahil maaaring yung estudyante ito ay binubuli sa eskwelahan kaya naisipan ito magdala ng baril. Dahil nga sa hindi gaanong istrikto yung batas sa pagkuha ng baril sa ibang bansa, ay marami mga insidente dito na related sa pamamaril. At makikita mo nga sa video ito yung isang lalaki na sinubukan nakawan yung restaurant sa pamamagitan ng baril. Buti na nga lang ay yung dalawang mag-asawang ito na parehong pulis na nagde-date sa restaurant na to, ay mabilis na rumespondi para nga hulihin yung magnanakaw. Kinakailangan na kahit sino sa atin ay merong alam na self-defense dahil nga hindi natin alam yung panganib na pwedeng mangyari kapag ka nasa labas tayo. At nakuhaan din ng CCTV ang pagpatid ng lalaking ito sa isang magnanakaw na tumatakbo sa mga pulis. Ayon sa mga taong nakapanood ng video na to, ay napakalaking tulong ang ginawa ng lalaking to para sa mga pulis at sa magnanakaw din ito. Dahil nga nasa isip na din ng mga pulis na mag-open fire sa magnanakaw na ito para nga lang mapigilan siyang tumakbo. Marami mga masasamang tao yung maaari natin ma-encounter sa labas dahil sa kanilang mga anger issues at compulsive disorder. At yung isa nga sa example dito ay yung babaeng to na tinapon sa mukha ng manager yung napakainit at maanghang na sabaw. Marami mga tao ay nagalit sa babaeng ito dahil napag-alaman na isa siyang nurse at ganito yung kanyang ugali. Kaya napaisip yung mga tao kung paano itinuturing ng babaeng ito yung mga pasyente kung ganito kababa yung pasyensya niya. Sa kabutihang palad ay nahuli na ng mga pulis yung babaeng to.